Ano lang yung malaki. Oo. So, dito sana sa drum? Sa drum na lang. Na mag-demo sa inyo para malaman nyo kung paano gumamit ng fire extinguishers para dito sa inyo, in cases of emergency, alam nyo, aware kayo, no? Sa fire extinguisher, ang unang-unang kailangan nyong intindihan is, ito po, ginagamit natin pang stopgap, parang pang emergency na hindi pa malaki yung sunog. Kumbaga first aid, no? Pang band-aid, para hindi na lumaki yung sunog. So, ang pinaka-pinaka kailangan importante na maisip nyo, konting sunog, alam nyo, fire extinguisher. Pag malaki ang sunog, alam nyo, kailangan na nyong umalis. Okay? Walang hero dapat. Kasi kahit gano'n pa ka-effective ang fire extinguisher, pag lumaki ang sunog, mas delikado ang buhay nyo. Okay? Number one yon. Number two, pagka nakuha, di ba, minsan sunog, natamaan mo kayo, nagkaroon mo kayo ng sunog sa katawan nyo o sa damit nyo. Unang-una nyong gagawin, hihiga, roll, no? Tapos kung merong makakita, may kasama, takpan ng blanket o kaya kumot o kaya kahit anong tela para lang masagip nyo yung kasamahan nyo. Okay? Pero, hindi, kumbaga, hindi nyo gagamitan ng fire extinguisher para anuhin sa kanya. Pero kahit na sabihin natin, yung fire extinguisher namin, yung chemical na ginagamit namin, non-toxic siya. Dapat maniwala kayo sa akin kasi apat na beses na ako nabugahan sa aksidente na ano. Yung iba kasi, nakabox yan, basta na lang binagsak, hindi nila alam yung handle nila, nakabaliktad, pag ganyan ang bagsak, pag receive ko, sa akin pumupunta yung chemical. And since buhay pa ako, 10 years na yung mga, ano na yun, yung mga incident na yun, ibig sabihin yan, hindi siya poisonous, no? Ang ano lang sa kanya is masyado siyang nakakairita kasi powder siya, yung parang Johnson's baby powder, di ba? Pag marami, nakaka-hatching, nakakasakit sa ilong, okay? Yun yung number two. Number three, ang fire extinguishers natin, merong tatlong klase. No? Ay hindi. Sunog pala ang tatlong klase. Sa sunog natin may tatlong klase. Yung letter A, di ba yung mga fire extinguisher, merong A, B, C. So yung letter A, yun yung mga tela, cotton, kahoy, mga light materials, no? Letter B, yung mga combustible, yung mga alcohol, gasoline, kerosene, yung mga paint thinner, yung mga, yun nga, paint, basta yung mga chemical, no? Letter C, yun yung lahat ng electrical, outlet, appliances, no? Mga makina. So, kung makakuha kayo ng fire extinguisher na merong A, B, C, normally pula yun. Pula ang ABC natin. O kaya yung kulay green, ABC rin po yun, no? Kasi meron tayong, di ba meron kayo dito yung kulay blue. AB lang yung blue. Hindi kasi siya pwede sa letter C na electrical. Okay. Sa tatlong sunog, sa tatlong klaseng sunog na yun, meron tayong maraming klaseng fire extinguisher. Yung number one natin, dry chemical. No? Yung kulay pula. Normally, pula yung dry chemical. Number two, meron tayong kulay blue. Yun yung AFFF. Aqueous Film Foam Forming. No?
no, ang tawag sa kanya. Hindi siya pwede sa electrical. Number 3, meron tayong CO2, carbon dioxide, na yun yung mga mabibigat na tangke. Pero kulay red rin siya, hangin ang laman niya. Gas siya, gas form, no? Pang-electrical talaga yun. O kaya, kunyari, marami kayong, kunyari, kumpanya kayo ng mga gulong, rubber, yun yung magandang gamitin. Kasi, yun, pag binuga mo, magiging yellow, mag-ice, kasi malamig yung gas na yun, no? Tapos, meron tayong yung kitchen suppression, yung letter K na fire extinguisher. Kulay silver naman po yun para sa mga nagluluto, mga lutuan, yung mga restaurant, no? Tapos, meron pa tayo, actually, meron tayo isang klaseng fire extinguisher na carbonated water, tubig, na parang soft drinks, walang lasa, tubig na sinok, pwede rin yung buga. Kaya ang nangyayari is, di ba nakikita nyo, automatically, pag merong nasusunog, tubig ang ginagamit nila. Para sa bumbero, pag light materials yung ano, yung mga nasusunog, pinakamaganda talaga yung kulay blue. Kaya nga kanina, tinatanong ko si Sir Mark, kung marami kayong light materials dito, kasi sirintado kayo eh, di ba? Although, since sabi niya, meron kayong mga powder, kailangan niyo talaga yung blue. Kaya kayo sinabihan ng bombero na kailangan niyo ng blue. Okay. Now, dun sa fire extinguishers natin, meron tayong tinatawag na maintenance. Every three months, babalik na rin niya to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Balik. No? Pagbalik niyo ganyan, titignan niyo yung gauge. Yung gauge na to, kailangan nasa green area. No? Pag yan, hindi bumaba. Pumunta ganyan, o kaya pumuntang ganyan, hindi maganda ang buhay niya. Ibig sabihin niyan, may problema, nag-leak ang propellant niya. Kasi, ang laman ng isang ganito, chemical, nitrogen, yung hangin. No? Once na ginanyan nyo, tapos gumalaw ito, dalawa lang ang ibig sabihin nun. Hindi na calibrated ito, or kulang na ng hangin ito. No? Kaya kung ganyan na mangyari, tutunugan nyo dapat si Sir Mark o kaya yung opisina na oops, meron tayong mga unit na kulang na kulang na ng hangin. Kailangan tawagin na yung supplier. Okay? 'Yun ang pinakaimportante. Every 3 months baliktad. No? Babalik ka rin. Kasi yun yung pagkakalibrate po. Na para sigurado na yung chemical nyo, ano pa, hindi pa nagtigas. Number 2, yung hangin niya, hindi pa kulang. Or, hindi siya sumingaw. Okay? Although, kami, pwede kaming magpunta dito para mag-check yan on a yearly basis. Depende na lang po sa pag-uusap namin ng management, no? Pero para sa inyo yun, number 2, make sure hindi rin siya masyadong direct sunlight. Kasi yung init, nakaka-apekto rin doon. Sumisingaw rin yan. Hindi, as much as possible, nakahangho siya or hindi siya directly sa ano, sa semento lalo na. Kasi, semento, yung init, dahil sa araw, yung lamig, nakaka-apekto rin dito. So, kung sementado, as much as possible, yung mga maliliit nyo, ihang. No?
hindi siya pwede talaga directly on the cement. Yes, as much as possible rin, kung pwede, punasan para walang dumi, oil, tubig, no? Huwag mabasa. Kasi, ang chemical natin, kaya namin i-guarantee ng 5 taon. Pero, yung tanke, hindi. Kasi may wear and tear tayo. Pagka malapit kayo sa bandang dagat, mas kumakalawang. Pag kinalawang po kasi yan, ang mangyayari, 5 years yung chemical, yung tanke nyo, hindi na pwede, sira na rin, tapon na. So kung pwede, punas-punasan. Hindi naman kailangan araw-araw, no? Kung makita nyo, ay, nako, madumi-dumi na. Para lang maintain. Total, 8 lang naman yata yung sa inyo. So, madali lang yung maintain, no? May question ba kayo? Pagkakataon na nyo, kahit anong question, basta tungkol sa sunog o tungkol sa fire extinguisher. Ma'am, wala po bang fire extinguisher na pwede sa lahat? Ito po, yung ABC. ABC. Yung pwede sa lahat is kailangan makita nyo yung ABC. Kasi ibig sabihin yan, lahat ng klaseng sunog pwede siya. Kasi mamaya, tignan natin yung blue, makikita nyo may buhit yung letter C. Kasi hindi nga siya pwede pang kuryente. Okay? O, ano pa? Usually yung monthly check-up niyan, physical lang. Physical, no? Sir, monthly check-up is more of yung dust accumulation, yung gauge. Yes. Titignan nyo. Kasi importante yung makikita nyo, monitor yung gauge. Once na merong difference, yes, no? Yun yung tutunugan nyo kami. Pero every 3 months, kung pwede talaga, baliktad. Yung, kasi yung malalaki nyo, hindi nyo syempre yung mababaliktad masyado. Ibababa lang nyo. Para lang gumalaw yung chemical. Kasi ang gusto natin, mahalo yung chemical at saka yung propellant niya. No? Hindi siya maging sedentary talaga. Anything else? Ma'am, sa paggamit po ba, kailangan i-spread siya o tutok lang? Okay, yun. Hindi kinihintay ko yung tanong na yun eh. Okay. Ang ginagamit natin sistema para sa fire extinguisher, no? Ang ginagamit natin sistema ng para sa fire extinguisher is PASS. No? PASS. Bakit PASS ang iisipin nyo? Number one. Pull the pit. No? A. Aim. Kung saan yung sunog. Okay? Tapos, squeeze. Yun, ito na. Squeeze. So, ibig sabihin, squeeze. Tapos. Pindot. Ganyan, squeeze. Yan, squeeze. Pero, ang ano, S, sweep side to side. Dito kasi hindi natin magawa dahil nasa drum. Kasi nasa drum. Okay? Tapos, ang ano doon, hindi nyo pwede gawin na ang pagpatay sa ibabaw ng sunog. Kailangan yung base ng sunog. Kasi kung sa ibabaw, hindi pa rin yun yan. No? At saka, walang mangyayari. Nasa base, yung mismo actual niya na susunog. No? Tapos, ang based tayo sa fire code ng Pilipinas at saka sa experience namin dyan, squeeze, sweep side by side. Pero, sa base, hindi sa ibabaw. Okay. Tanong pa? Kasi gusto ko kayo ang mag-isip, interactive. Kakaintindihan tayo? Kaya na niyang magpatay ng sunog? Sige. Ano na kayo? Testing na kayo. Huwag na huwag kayong matatakot sa fire extinguisher.
Kasi ang fire extinguisher, tulong yan sa inyo. Hindi yan na, ang dali lang yan eh. No? Testing. Meron pa kayo, hindi ba, first? Testing yun na inyo. Hold up in. Ikot mo muna. Ikot mo. Yan. Para mabutol yung seal. Yan. Hindi, kailangan din sa nakadigan dito pag nabito mo yan. Yan. Tapos, pull the pin. Aim. Yun. Yun. Diba? Sweet na lang. Magulang. Hindi sa apoy po. Oo, kung may apoy, no? Sweet na lang. Diba? Hindi naman siya nakakatakot. Ano lang ba't naman? Ano lang ba't naman? Ano lang ba't naman?